August 16, Wednesday ng 2023, medyo mababa po ang presyo, depressed ang market. Marami po tayong mga Pilipino na wala pang mga sariling bahay lupa. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hindi ka ba nagtataka? Ang mga mayayaman, sandamakmak ang bahay at lupa, pero hindi naman sila nakatira doon. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit. Hi there, this is Shin Kitan, your pambansang wealth coach. Maraming salamat sa pag-tune in sa channel to. Ito ang channel ng mga ipunaryo at mga payaman. Kaya kung gusto nyo talaga umunlad sa buhay, alam na this, mag-subscribe na sa channel na ito. Ang pag-uusapan natin ay yung mga mayayaman po dito sa Pilipinas. If we look at the Taipans and the Tycoons, sila Henry C. Lucio Tan, Gokong Wei, diba? Manny Pangilinan, Manny Villar. Alam mo, isang talagang common denomination na napansin ko talaga sa kanila ay lahat po sila ay may real estate business. They own properties, diba? Kaya silang yumayaman, diba? Kasi magbibili nila ng mababa tapos nabibenta nila 5 times, 10 times, 20 times. Kaya nga, ito yung challenge ko sa inyo, mga kaiponaryo. What if I can tell you, you can do the same? Kasi marami sa atin nagkakaroon ng misconception. Ang mga pang ano lang, pang mayaman lang yan? Ito lang po, misconception yan. Ang importante po, alamin muna natin kung bakit sila nag-i-invest sa mga lupa at sa mga bahay. Number one reason is because of diversification. Kinakalat po nila ang kanilang pera, hindi lang nilalagay sa isang investment. Just in case humina ang isang investment. Naka-invest din sa stock market, ha? Alam mo, yung mga kumpanyang yan. Pero alam nyo, stock market as of right now, August 16, Wednesday ng 2023, medyo mababa po ang presyo, depressed ang market. Pero para sa kanila, kahit depressed ang market ng stock market, eh, hindi pa nagbabounce back. Pero ang real estate naman, pataas ng patawas. In other words, nababawasan po nila ang kanilang risk. Oo, importante po, no, na kailangan po, diversify din po tayo mismo. That's number one. Number two, because of value appreciation. Malaki ang potential po ang pagtaas ng property. Historically, ha, bakit po? Kasi ang lupa po ay limited. Pero yung taong gustong bumili ng lupa ay ika nga unlimited. Marami po tayong mga Pilipino na wala pang mga sariling bahay lupa. Do you agree? So, kung pag-uusapan lang po natin, ang pwede ko lang pag-usapan, yung personal experience ko. Dati po kami nakatira sa New Manila, Quezon City, noong 2008, na ibenta po ng aking ama ang bahay po namin per square meter na sa 20,000 pesos per square meter. Pero after 15 years po, ngayon 2023, na-check po ako, alam nyo magkano na po ang presyo ng lupa dun sa New Manila, Quezon City, na sa 240,000 pesos na. Nag-times 12 siya in a matter of 15 years. Appreciation and value talagang sobra. And then, pangatlo po, kung bakit sila nag-i-invest nun, because of cash flow and what we call as passive income. Diba? Like for example, pwedeng i-turn out to rental properties. May kakilala nga. Oh, grabe. Ano talaga? Sabi ko, how to be you. Buwan-buwan, kumikita lang naman siya ng mga 300 to 500,000. Depende sa tenant yan. 300 to 500,000. Meron kasi siya mga paupahan na yan na po ang kinikita nila. Kahit di na nga sila, nagtataka ko pa gulp-gulp na lang. Kasi nga, meron nga silang kinikita ng ganung kalaki sa paupahan. And then, pang-apat po, kung bakit sila nag-i-invest sa properties because of tax benefits. Kasi pwede nyo, alam nyo ba, pwede nyo i-deduct yung tinatawag natin sa operation, sa maintenance, sa property tax, may property insurance, may mortgage interest. In other words, nababawasan po yan lalo kung malaki ang binabayaran nyo pong mga taxes. May way yan. At kung paano nyo mamamaximize niya, kausapin nyo na lang ang inyong mga tax accountant. Pero bago tayo magpatuloy, eh batiin muna natin si My Tutorial Lara, si Tonyos TV Official, at siyempre naman si Athena Lagrada. Ay nako, maraming salamat since 2019, eh talagang follower na yan. Ang kagandahan din, once na ikaw po ay may bahay at lupa, it protects your money from devaluation or tinatawag natin inflation. Diba, ang sa totoo lang, ang pera po natin ay nababawasan ng 10% interest per year. So, because na lumiliit nga yung halaga ng pera natin, plus the fact tumataas ang presyo. Pero pag ikaw ay naka-invest ka nga sa property, katulad nga, di ba? 15 years time. So, 10% yan and 15 years. Ang nawala po sa halaga ng pera natin, almost 150%. Pero, tignan mo, in-invest mo sa lupa,
sa New Manila, 'di ba? 20,000 per square naging 240 na times 12. Nag 1,200 times naman yung up. O 1,000 minus mo ng 150, kumita ka pa ng 1,000 times, 'di ba? So in other words, panalo talaga. And last but not the least, lalo na kung ikaw ay iniisip mo long term. Alam mo, maganda talaga ang property because of wealth preservation. Yan ang ginagawa po ng mga mayayaman talaga. Kung napapansin nyo, ang isang lodi ko talaga sa mga real estate talaga are the Ayalas. Kung mapapansin ko rin, pinag-aralan ko rin po, nag-investigate po ako. Alam nyo ba ang Ayala Avenue po sa May Makati po? Ang karamihan po ng mga property po ay hindi nila binenta. Ito po ay pinaupahan po ng Ayalas ng 50 years po. Ang tawag po namin niya ay long-term lease. Ang kontrata po, magbibuild po kayo sa kanilang lupa ng building, uupa mo ng 50 taon. Pagkatapos ng 50 taon, may option ka to renew. Pag nag-renew ka, tuloy pa rin. Sa'yo pa rin yung building. Pero pag hindi ka na nag-renew, nasa kasulatan po yan, isosoli mo yung lupa at kung anong itinayo mong building, kanila na yun. Ganun po. So, nagtataka nga ako kung happy ko. Aanhin naman ng mga Ayalas yung mga lupang yan. Madadala ba nila yung passport as in heaven? Ayun ako. The reason why the Ayalas want back their property, it's not for them, it's for the next generation. Ay, kaya nga, mga kababayan ko, oo, mga ka-OFW, di ba, yung mga lahat na nakikinig at nanonood sa channel na ito, ang daming dahilan. Uulit-ulitin ko ha, kung bakit maganda po talaga mag-invest sa lupa. Number one, dinidiversify mo to avoid risk. Nagtataas ang value. Number three, pwedeng maging cash flow yan pag nag-retire ka na. Dito, bumalik ka ng Pilipinas, may paupahan ka, mga two-door apartment, three-door apartment, o may commercial ka, nako, kikita ka na for life. May tax benefit ka pa, pinoprotekta mo pa yung pera mo para hindi lumiit ang halaga, at nagkakaroon ka ng long-term preservation, wealth preservation. Sa palagay nyo, maganda ba talaga mag-invest sa real estate? Mag-comment naman kayo sa comment section. Type nyo na maganda kung kayo ay naniniwala. At i-share nyo rin ang inyong journey sa real estate investment kung napalago ba ang pera nyo.